Sabi nila, ang buhay ng tao puno ng pag-iisa. Pinanganak tayo at mamamatay ng walang kasama. Sige, hanapin nyo! Pero hindi tayo ginawa ng Diyos para mabuhay mag-isa. Binigyan niya tayo ng pamilya para may makasama, para pangalagaan, para mahalin ng higit pa sa buhay natin. Pamilyang kasama sa saya at lungkot, sa pagsubok at tagumpay, ang magpaparamdam sa atin na tunay na pag-ibig ng Diyos na di tayo nag-iisa. Fatima! 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 Niyo po kami. Iligtas niyo po ang anak ko. Iaalay ko po ang buhay namin sa inyo. Buhayan niyo lang po siya. Parang awa niyo na po. Sa samahan kita.
ibang bata yung si Mira. Hindi ako magugulat pag tuluyang nagmadre yan. Cellphone niya. Mira, sumabigat at salbay mga bata niyan! Miss Olga, tama na ho. Relax lang. Di nyo na kailangan gawin yun. Wala namang kasalanan yung mga bata. Pinago nga nila yung cellphone ko. Di ba nga nilagyan yung cellphone nyo dito sa may kapihan? Ito oh, nakalimutan nyo na kagad. Nilagay nyo po ito kahapon dyan, di ba? Ay, Diyos ko. Hindi kasi gamitin yung mata sa paghahanap. Binubulong-bulong nyo pa dyan, ha? Sige na nga, ituloy mo na yung pagluluto mo dyan. Nang hindi yung nakatunga nga kapag ganitong oras. Sige ho, Miss Olga. Pero, salamat, Mira. Ito nga po pala. Masado mo na to. Kayo, ha? Kulit nyo, ha? Diyos, Espiritu Santo. Amen. Bro, maraming salamat po sa pagkain na binigay nyo. Sana mabusog kami ng grasya nang galing sa inyo. Amen. Amen. Kain na! Miss Olga, kakausapin nyo raw ho ako. Tungkol saan po ba yun? Mira, nakapag-desisyon na kami. Isasara na itong shelter. Ho? Wala pa rin po ba nahanap na funding? Mira, tanggapin na natin na hindi prioridad ang mga institusyon na katulad ng sa atin. Paano naman po yung mga nakatira dito? Ililipat na sila sa bahay ampunan sa Maynila. Yung mga matatanda, tumawag na kami sa Home for the Aged. At ikaw, Mira, depende sa'yo yan. Hindi ba ilang beses ka naming sinubukang ipaampon? Pero ayaw mo. Alam niyo naman kung bakit, Miss Olga. Mira, alam kong bulag ka, pero por Diyos por Santo, mamulat ka sa katotohanan. Mahigit isang dekada ka nang iniwan ng nanay mo rito. Hindi na siya babalik. Ikaw ang pinakamaganda at pinakamabait sa lahat. Para sa iyo to, anak. Meron din ako niyan. Parehas tayo. Kapag hawak mo yan, alalahanin mong hindi ka nag-iisa, Mira. Kapabayan ka palagi ni Bro. Hindi po ako nawawala ng pag-asa, Miss Olga. Babalik siya. Naniniwala ako. Eto, gamit yan ng nanay mo. Nakita ko habang nagliligpit. Alam mo, sa totoo lang, wala na akong pake kung bumalik man siya rito o hindi. Basta wala nang maiiwan na tao rito. Miss Olga? Ano ho to? Tiket to ng bus. Papuntang Karatig Bayan. Sa Hermoso. Hello? Papatima, magandang balita. Nahanap ko na siya. Ita-text ko address sa'yo. Mira, anak. Sensya ka na hindi kita maisasama ngayon, ha? Dahil po ba bulag ako? Mahaba kasi yung biyahe. Makakapagod, baka mahirapan ka. Ano po bang gagawin niyo dun, Nay? Basta sorpresa ko sa'yo yun. At magiging masaya ka doon. Ayusin ko lang muna. Pero paano po ako? Bukas na bukas sa parehong oras, babalikan kita dito. Promise yan. Anak, anong palagi kong sinasabi sa'yo?
Kapit lang. Tama, kapit lang. Kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ni Bro. Bro, di ko ho alam kung ano naghihintay sa akin sa lugar na yun. Kayo na pong bahala sa akin. Bro, kabayan mo ko. Sana nandito nga si Mama. Hermoso, hermoso. Dito na, dito na. Hermoso, hermoso. Dito na po ang babaan. Baso, plato, baso, plato. Balon! Balon! Ice cream day! Ice cream day! Kapit lang, Mira. Kaya mo to. Kapit lang. Sakit. Wala na? Wala na diba, po. Sabi ko sa inyo, totoong nakakapaghimala si Deborah. Sige. Sir, hindi ko muna kayo. Magaling na ako. Ate, konting donation lang po. Pasensya na. Pwede bang wala muna? Alam mo na, hirap na yun. Wala talaga kaming pera eh. Kaya nga ako nagbabaka sakaling magpagamot kay Deborah. Okay lang. Okay lang yun. Andito naman po ako, hindi para kumita eh, kundi para tumulong. Salamat po! Papatulong po sana ako eh. Nako, ne. Puno pa tayo sa loob. Naka-schedule kasi yung mga yun. Ibalik ka nilang mamayang hapon, ha? Mamayang hapon na lang. Aliw, ho, ho. Anak ko yan! Tulong! Tulong! Ate! Ate! Ano nangyayari? Tulong! 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 Hoy! Alam ko! Alam ko! Aba! Sa bahay ganyan! Ate! Hindi naman pwedeng lagi ka nalang pumapayag na walang donasyon. Ang dami na nga natin gastusin sa paggagamot eh. Sa paggawa ng langis, sa tirahan, tsaka siyempre sa pagkain na rin. Hirap na rin tayo. Darating din ang biyaya, Maximo. Konting pananalig lang. Nanalig naman ako, ate. Sa'yo pa ba? Kundi nga dahil sa'yo, saan gano'n pa rin ako ngayon eh. Tsaka di mo sinukuhan kahit magpinsinan tayo. Ate, nagmamalasakit na ako sa'yo. Naiintindihan ko. O, bilis-bilisan mo na dyan. Makauwi na tayo. Ngayon ang dating nila Agatha at ng pamilya niya. Gusto ko silang salubungin. Sophia? Yes, ma'am? Can I borrow your lipstick? I left my makeup kit sa luggage eh. Sure, ma'am. Freshen up now. We're almost there. Umalis ka dito! Ate, saglit! Saglit lang po! What the heck? Oh my God! Oh my God, are you okay? Yes, ma'am. Hoy, ano ka ba, bulag? Kaya mo na, wala namang masamang nangyari. Nasaktan ka ba? Hindi po. Masakit ba sa'yo? Sir, ayos lang po. Salamat, sir. Halika, maupo ka muna dito. Wala ka bang asama?
Wala po eh. Ayos lang po ako, sir. Let's go. Saan ka ba papunta? Maghihintay lang po ako dito sa barangay center. Okay na po ako dito. Maraming salamat po. Basta mag-iingat ka. Salamat, sir. Ano ba namang bata yun? Hinahayaan ng magulang na pakalat-kalat? Bulag! Agata, hayaan mo na. Lalo mo mas mang nangyari. Pango naman yan natin. Oh, ano to? Patang dami pagkain. Ano to, piyesta? Eh, konti na nga lang yung mga pumasok na donasyon na nakarang araw eh. Si Agata lang ang kapatid ko. Gusto kong maibigay sa kanyang lahat. Medyo nakakapagod eh. Kayo, kamusta kayo? Okay lang kami. Okay. Sophia, come here. Say hi to your tita Deborah. Ate, si Samuel. Te. Joy. Malapit nang maluto yung pagkain. Siguro gutom na kayo, ano? Yes! Nandali. I'm so hungry. Na-miss ko yung luto mo, ate. Neng, anong kailangan mo? Wala ho, naamoy ko lang kasi yung adobo niyo. Ang bango. Doon pa lang sa malayo, naamoy ko na eh. 20 lang yan. Bibili ka ba? Ay, sayang ate. Di na puabot yung pera ko. Ay, sandali lang ha. Bibigyan na lang kita ng pagkain. Talaga ate? Magsasara na rin naman ako, tsaka last order na po. Alam mo, Sophia, favorite ko tong tinola ni ate. You look so good. Salamat po. Anong problema? Wala akong problema. Mamimiss ko lang talaga itong mga bata sa pag-alis ko. Aalis ka kagad? Inatid ko lang ako talaga sila. Babalik na rin ako sa kampo. Salamat nga ako pala sa pagpahing na dito muna ang pamilya ko. Pamilya ko rin sila. Bukas ang bahay lagi para sa kanila. Bakit hindi mo muna ipagpaliban ng pagbalik mo sa kampo? Kailangan mo ako sa kampo. Bakit naman? Mas importante pa ba ang pumatay ng tao kaysa makasama ang pamilya mo? Anong ibig niyo sabihin? Wala naman. Eh, hindi ba yun ang trabaho ninyo ang pumatay? Huwag mong mamasamain. Pero hindi ka ba nahihirapan matulog na? Nakakatulog naman ako ng maayos. Nagsisilbi ako sa ating bansa. Hindi kami basta-basta pumapatay. Sa katunayan, sinisiguro nga namin na tigtas ang bawat tao. Mahal kayo ang pagkakaiba nun. Sabi mo eh. Basta ako masaya ako't nandito kayo. Alam niyo naman na kami lang ni Maximo ang nandito eh. Bakit ho ba hindi pa kayo nag-aasawa? Ang isa lang ang nagmamay-ari ng puso ko. Ang Panginoon. Kainin mo, ha? Naku, ate. Nakakahiya naman po. Ano ka ba? Alam ko yung pakaramdam ng walang makain, tsaka mukhang gutom na gutom ka na. Maraming salamat po, ate. Ano nga bang ginagawa mo dito? Hinahanap ko po kasi yung mama ko. Baka po may kilala kayong Faith Cruz. Wala ka bang litrato dyan? Wala ako eh. Sensya ka na, Neng, ha? Wala kasi akong kilalang Faith Cruz. Sige po. Di bale, maraming salamat po ulit, ate, ha? Giingat ka, ha? Opo, salamat po. Sana mahanap mo yung mama mo. Salamat po. Ne. Hinahanap mo rin si Faith Cruz. Kaibigan kayo, ne? Talaga po? Eh di, alam niyo po kung saan siya nakatira. Oo, malapit lang yun dito.
Tara, sumama ka sa akin. Samahan kita sa kanya. Sige po. Salamat, kuya. Bukan kita sinita lang. Ay, hindi. Kaya ko na po. Salamat po. This house is bigger kasi dun sa pinagstay namin before. It's much nicer here. Naipundar ko ito sa panggagamot ko. Saka, masyado pa kayong bata noon and we didn't stay that long. Yan yung time na nasunog yung simbahan. Yung nakaligtas si ate. Yun yung gabi na pinagmilagrohan ako ng Diyos. Pinili niya ako para maging sugo. Paano naman okay nakakasiguro? Ang Diyos talaga nagligtas sa inyo. Kailan naman nagligtas ng tao ang demonyo? Ang alam ko sa demonyo, pumapatay lang. So it is true. You can do miracles daw, tita. Eh, katulad nga ng sinabi ko, sugo lang ako. Instrumento. Ang Diyos talaga ang naghihimala. Ako, pinili lang niya ako para magsilbi sa bayan ng Hermoso. Talaga po? Kaya niya gumawa ng imposible? Joey, anong klaseng tanong yan? Di ba nag-uusap na tayo na pagdating natin dito, magbabago ka na? May nangyari ba sa Maynila? Mommy didn't tell you, tita. Expelled siya ata sa school because of... I'm sorry, ate, but I think Tita Deborah deserves to know. She's family. And besides, nandito na sa house niya. Ano yun? Because of drugs, tita. Nag-take siya ng party pills sa school party, na-overdose, na-confine sa hospital. Good thing nakaligtas ka pa, ate. Hindi ako nag-drug, Sophia. At wala akong rason para gawin yun. Hindi ko alam kung saan naglagay na drug sa inumin ko eh. You can deny it all you want. Pero ibang sinasabi dun sa result ng drug test, ate. Siguro nga. Pero hindi ako nag-take ng drugs. At alam ko rin na hindi aksidente yung nangyari. Alam mo, Joy, magpasalamat ka na nga lang. Kasi hindi ka natuluyan, saka hindi ka nakulong. Saka huwag mong pagtataasan ang boses ng kapatid mo. Nagsasabi lang siya ng totoo. Tama na. Napapaya yung bata. What? I'm sorry. Alam mo, gusto ko lang naman magtanda tong si Joy. Saka I'm just worried about her. Paano kung walang tumagap na school sa kanya dito sa Hermoso? Oh. Joy, sa tingin ko, iniadya na mapunta ka sa poder ko. Magdasal ka, iha. Manghingi ka ng awa para sa kasalanan mo. Mapagpatawad ang Diyos natin. She's right. Excuse me, po. Excuse me. Kuya, nasaan na po ba tayo? Malayo pa po ba? Paano niyo po ba nakilala si Mama? Basta, malapit na. Tara. Kuya? Saan mo ba kayo nakalimutan namin? Tara. Kuya! Kuya, mas! Tulong! Kuya, ano po ginagawa niyo? Gusto mo nga hanapin namin mo? Tara, malapit na tayo! Tulong! Kuya, mas! Tulong! Hold! Itiyom siya. Sino yan? Gusto ka, Iya? Nasaktan ka ba? Hindi po. Salamat po, kuya. Sino ba yun? Bakit ka sumama sa kanya? Hinahanap ko po kasi yung mama ko. Eh, sabi naman yung lalaki, kilala niya. Delikado kasi yung panahon ngayon. Hindi ka dapat sumasama kung kani-kanino. Ano bang pangalan ng nanay mo? Faith Cruz po. Baka kilala niyo po siya. Hindi. Hindi rin kasi ako taga rito. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa presinto. Kailangan nating maipablato yung nangyari sa'yo. Kailangan nating tawagan ng pamilya mo. Papahatid na lang kita sa mga polis. Halika na. Sige po, kuya. Salamat na lang po sa tulong niyo, pero kaya ko na po. Sigurado ka? Opo. Sige po, mauna na po ako. Sandali. Mukhang spoiled si Joy kay Samuel, ano? Hindi naman, ate. Minsan lang kasi umuwi si Samuel, kaya bumabawi lang siya kay Joy. Baka naman masyado ka nagiging maluwag sa asawa mo.
Alalahanin mo yung nangyari noon. Ate, hindi na mauulit yun. Nagbago na si Samuel, mahal niya ako. Mula noon hanggang ngayon, madaling matukso ang lahi ni Adan, Agatha. Ate, tanggapin na si Samuel. Pamilya na kami. Saka yung kanina, sana naman huwag mo siyang pagsalitaan ng ganun. Alam mo kung ba't hindi ko siya gusto. Ang taas ng pangarap ko sa'yo. Pinag-aral kita, tinaguyod mag-isa, tapos mapupunta ka lang sa isang katulad niya, sa isang lalaking nabubuhay sa dahas. Ate naman. Ay, naku. Wala na akong magagawa. Nandyan na yan eh. Basta yung pinaka-importante pa rin sa lahat, pamilya. Joy, halika na, umuwi na tayo. Pwede ba dito na lang muna ako? Ano ba yan? Hindi kita iiwan. Ano ba ang difference? Alis din naman kayo eh. Kasama naman dito ang kapatid mo, mami mo, nandito ang pamilya mo. Pamilya ko ba talaga sila? Anong ngayon na ka magsalita? Tadi ba yung tunay na asawa niyo sa akin? Siya nga yung nagpalaki sa akin, pero hindi niya ako totoong anak. Daddy, hindi niya ako mahal. Pero Agatha, sigurado ka bang sa'yo lang siya? Ate, ako lang ang babae sa buhay ni Samuel. That's more than enough. Alam mo kung gaano ako kamahal ni Samuel. Bago ko siya makilala, gamit lang naman ang tingin sa akin ng mga lalaki. Siya lang ang totoong nagparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga. Huwag mo na ipaalala sa akin. Ayoko na yung maalala. Ate, alam ko naman na pinoprotektahan mo lang ako at na-appreciate ko yun. Simula naman dati pa eh, nung mahirap pa tayo eh, talagang tinaguyod mo ako mag-isa. Hindi ka na nga nag-aral eh, para lang matupad yung pangarap ko para maging flight attendant. Eh, kulang na lang, iiri mo ako eh. At hindi ka pinagsisisihan yun. Just like you, mahal ako ni Samuel. He's a good partner and a good provider, and secured ako na nandyan siya. Siya nga yung sumuporta sa akin nung na-retrench ako recently. Saka ang importante, mahal ko siya. May misunderstanding lang kayo ng mami mo. Ang gusto niya magbago ka. Tad, naniniwala talaga kayo dun? Naniniwala kayo na kaya kong gawin yun na nag-drugs ako? Joy, sige nga. Paano mo may papaliwanag? Yun ang lumabas sa test. Dad, is it too much to ask? Dad, kahit ngayon ang pagkatiwalaan niyo naman ako. Gusto kong maniwala. Eh, paano mo ipapaliwanag? Yung drugs na nakita sa sistema mo. Dad, hindi ko alam. Akala ko naman kilala niyo na ako. Pero hindi pa rin pala, Dad. Katulad lang din kayo ng ibang tao, hinusgahan ako. Kung sana nandito pa yung totoong nanay ko. Kahit isa siguro may maniniwala sa akin. Kahit isa siguro may kakampi ako. Mahal na mahal ka namin, Joy. Ginagawa kong lahat para mabigyan ka ng pamilya. Pero Dad, bakit pakiramdam ko hindi ako buo? Na kayo lang yung naging pamilya. Ikaw, si Mommy, si Sophia. Dad, nung wala ako sa picture, bumuo kayo ng sarili niyong pamilya pero nakalimutan niyo na ako. Dad, naiwan ako mag-isa. Naiwan mo ko. Joy. Kaya pwede matulog.
nila siguro dito. Bro, pasensya ka na, ha? Nasayang ko yung bigay na pagkain sa akin ng tindera. Pero salamat pa rin, bro. Alam ko pinadala niyo sa akin yung mama kanina para iligtas ako doon sa masamang tao. Inyo pa rin ako pinababayaan, bro. Tutulog ko po muna. Siguro itong gutom ko. Bro, bantayan niyo ako, ha? Buntis. Ay, di yung kaklase. Ate? Bak? Pwede po ba akong magtanong? May alam po ba kayo na malapit na simbahan dito? Bakit? Ate, Linggo po kasi ngayon, araw ng simba. Wala nang simbahan dito. Nasunog ang simbahan dito matagal na. Sunod-sunod ang dagok. Minalas ang bayan na to. Ganun po ba? Eh, baka ating trabaho po ba may alam kayo? Kahit ano na po, ate. Paano ka magtatrabaho? Eh, bulag ka. Ako naman, ate. Kahit naman po bulag ako, marami pa rin po akong kayang gawin. Gusto nyo, pakita ko pa po sa inyo eh. Marunong ako magluto, maghugas, maglaba. Sige na, ate. Kahit ano na po, please. Kuya, kuya! Anong meron? Repeating programs mayor sa plaza. Lo, late na tayo. Kanina pa nag-start yung feeding program. Relax up po. Don't be so uptight. Pabayaan mo silang maghintay. Hindi ka VIP kung mauna kang dumating doon. Mayor, wag mo muna tayong tumuloy. Nagkakagulo daw sa plaza. Ang ilang beses ba nagkakagulo sa feeding program, hindi nyo pa rin napaghahandaan. Miguel, lagi kaming handa. Meron lang talagang unforeseen circumstances. Pero huwag kayong mag-alala. Nagpadala na ako ng pulis at ambulansya doon. Ako na ang bahala, Mayor. Ah! Hello, mga ka-barbers. And here we are again, ano? Our food for today is very special kasi nga, galing ito from our beloved Mayor. Check natin. Kumain ka na nga. Dami mong ano. Ay, ate, ano ba ito? Itlog lang at kanin? Hoy, masagring naman, oh. Damag siyan din yan, arte mo. Ano ba yan? Paano ko ito ipopo sa mga followers ko? Nakakahiya naman, ha? Bakit? Eh, sino bang followers mo? Di ba ako lang siya kasi Bobby? Nakakaloka to. Yung saan po, pinilit mo pa? Saan ba si Bobby? Eh, ako nga dyan sa bruhang yan. Diyos ko, pagtira na lang natin ang pagkain. Tiram mo. Shhh! Ate! Ano ba ito yung pest ni Mayor? Mas malaki pa sa pagkain natin. Daming-dami natin pera, ha? Wala na bang pera ang hermoso? Eh, di ba nga, anong chika ba? Wala na doon yung milyones. Di ba nga, nakoma yung ano, yung anak ni Mayor? Ay, yung food rally ni Mayor. Di ba na ako siya? Yes! At ang chika pa, ito pa lang si Mayor Edwin Gula, eh, tinamaan din daw ng sakit. Kaya ayon sa social media, napakalaki ng nahiram, nahutang, naubos yung pera. Ganun. Kakaloka naman. Ay, nako. Pare kayo chismis. Sabihin ko sa'yo, darling, kahit ano pang sakit ang dumapo sa mga yan, ha? Hindi maubos ang pera nila. Papang, ikumpara nyo naman ho sa ibang bayan, eh di mas gusto ko na dito. Buti nga ho, hindi nagsasawa yan silang mayor tumulong sa atin eh. Oh, itong si Tomas, kukunin mo siya, ha? Gagawin mong tauhan kapag nakaupo ka nun sa pwesto mo. Lo, napag-usapan na natin to. Hindi nga ako papasok sa politika. It's not just politics, apo. It's also public service. Use your words wisely.
Hindi mo pwedeng itanggi ang tadhana mo. Nasa dugo na natin ang pagseserbisyo, ah. Pero pwede naman po akong makatulong kahit wala akong posisyon sa gobyerno, hindi ba? Paano? Anong gagawin mo? Anong trabaho? Magdinegosyo ka? Oh, eh, bakit hindi? Tsaka marami pa naman tayong natirang business, bakit hindi yun? Anong business? Lahat sila, laglag na. At ang bahay natin ay naisanla na... Lo, nabenta na natin ang ancestral house. Nakasanla pa tong bahay, baka pati naman ito mawala. Oh, naiintindihan mo pala eh. Kaya kailangan manatili tayo sa kapangyarihan. Hmm? Dahil kahit na mahirap tayo o mayaman, hindi pa rin nila tayo magagalaw. Gusto kong makatulong, pero hindi sa ganitong paraan. Baka nakakalimutan mo kung anong ginawa ko para sa iyo at sa iyong kapatid. Hmm? Siyempre, alam mo kung anong pinagdaanan ng mga magulang mo. Gusto mong maulit yun? Hindi naman po ako nakakalimot. Pero hindi naman pwedeng lahat ng gusto nyo kailangan sundin ko. Excuse me lang po. Kawawang hermoso. Dati ang ganda-ganda, pero ngayon, puro kamalasan. Dati, puro himala. Pati himala, umiiwas na sa bayang ito. Katarungan para kay Kakalong! Katarungan! Ay, Pang. Biro lang, Pang. Sorry, uy, sorry. Yung bata! Sorry. Yung bata! Gari, tulong mo, bilis! Uy! Uy! Uy, Dada. Okay ka ba? Opo, salamat po. Ate, kaya naman pala, Julagers. Anong Julagers? Pang, pasensya na ho. Gutom na kasi ako eh. Pang, gutom daw. Gutom, sandali. Balikan na kasi, Dada. Sandali. Upo ka muna. Wala bang masakit sa'yo? Okay ka lang ba? Wala naman ho. Yung tukod mo? Hindi po, hindi masakit. Oo, ito, pagkain yan ha. Oh, sige, para makauwi ka na, baka mapahama ka pa. Naku ho, salamat po, Mang. Mang Kaloy, si Mang Kaloy, tatay ko. Ako naman si Darling. And I'm Carrie. Ako po si Mira, maraming salamat ko, ah. Maraming salamat po sa tulong niyo. Oo, walang ano pa. Napakabait niyo po talaga. Mommy, what are you doing? Sophia, ang gulo-gulo mo mag-impake. Messy yung stuff ko. Ako na lang. No, ako na. Para mapasok ko sa cabinet. Ano to? Ba't meron kang ganito? Mom, I can explain. Don't tell me ito yung... Mom, I'm sorry. Mom, bakit ka may drugs, ha? Mom, I didn't take that. I promise. Prank lang po sana yun. Gusto ko lang naman magmukha siya tanga dun sa party pag naay siya. Hindi ko naman yung sinasadyang ma-overdose siya. Ano pumasok sa utak mo, ha? Mom! Paano pagdalaman to na daddy mong malalabot? Mommy, huwag niyo po! Okay lang! Hey! Ikaw yung nakakayari sa akin! Anong kailangan mo sa akin ito, ha? Anong ginawa ko sa iyo, ha? Anong ginawa ko sa iyo? Sasabihin ko to kay daddy. Nilinisip ko yung pangalan ko sa kanya. Joy! Tingnan niyo yung ginawa mo? Tingnan mo? Joy? Dad! Daddy! Daddy, it's Sophia! Siya yung naglagay nung... Joy! Mommy, ang kailan yan, Daddy! Cancer! Mommy! Mamaya na tayo mag-usap! Mom! Salamat ah. Kahit hindi ko manahanap yung nanay ko ngayon, meron naman akong mga bagong kaibigan na nakilala. Sana tulungan nila ako, bro. You can deny it all you want. Pero ibang sinasabi dun sa result ng drug test ate. Siguro nga. Pero hindi ako nag-take ng drugs. Joy, sige nga. Paano mo mapapaliwanag? Yun ang lumabas sa test.
Hindi ko naman po sinasadyang ma-overdose siya. Huwag na lang ito ni Tati mo. Wala. Mami, sabot niyo po. Sabi na nga. Ay! Yan yung kitong corona. Antigo yan. Million-million din yung halaga niyan. Oo. Kaya nga tuwing prosesyon lang yan ginagamit eh. Kaya di ba kabilin-bilinan, ingatan daw natin. Miss, per package, 1K na lang. May kasama ng prayer site sa Hermoso. Prayer site? Hindi niyo po ba alam, Miss? Banal po ang bayan ng Hermoso. Hindi kami tinatamaan ng kalamidad dito. Never din nagkakasakit ang mga tao dito. Ay, naku miss. Totoo yan. Dati, malas daw tong bayan namin. Kasi maraming unos. Maraming namamatay, nagkakasakit. Pero hindi nawawalan ng pag-asa yung mga tao. Kaya ang ginawa nila, nagtulong-tulong sila para magtayo ng isang simbahan. Tapos, nagdasal sila ng isang linggo. Walang hinto, itayo tong simbahan. Dun nagsimula yung mga milagro. Dito ha, bigyan kita discount. Sino po sa loob ng simbahan? Paano ka nakaligtas? Naligtas ako ng Panginoon. Jesus ko. Sino si Aling Deborah? Yung kapatid ni Agatha, yung asawa ni Samuel, yung sandalo. Ah, buti na lang nakaligtas siya. Iuwi mo na. Iuwi nyo na. Uy, galang ba? Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Ah, Samuel, kausapin mo lang sila. Sir, ma'am, clear na ba si ate? Okay lang ba siya? Okay na po. Na-check na po namin siya. Pwede nyo na po siya iuwi. Pwede na po. Okay, thank you so much. Thank you. Ate, sige. Tara na. Bata.
Bata. Uy, gising. Bata. Bata. Dumi, gising. Bata. Tolong. 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 Tolong, bata. Joy! 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 Joy, anak! Joy! 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 Gising, dumi dyan. Tayo. Tulong. 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 Iyong bata. Tulong. Paano ito pag nalaman ng daddy mo? Eh, di ba sirang-sira na siya kay dad? Dalawa lang tayo, mom. It's our word against hers. Can you please protect me? I'm sorry. Ano ba itong ginagawa ko sa daddy mo? Di ba pinagtatakpan naman kita? Do you think maniniwala si dad kay Joy? Kilala mo naman yung daddy mo eh. Hindi titigil yun hanggat hindi niya nakukuha yung totoo. Mahal na mahal niya si Joy. Sophia, stop. Siguro naman naiintindihan mo bakit ako nagkakaganito, di ba? Ayoko lang naman na masira yung pamilya natin. Oh, andito ka pala eh. Ano yun, ate? Wala kasi yung kotse ko. Kala ko umalis ka. Ikaw umiiyak. Hello, Samuel. Pumunta ka sa hospital. Na-aksidente si Joy. Joy, anak. Joy! Joy! Anong nangyari? Bigil ang aksident, Doc. Joy! Uy, tag-ising. Gising. Gising. Gising, bata. Bata. Wow. Ah! Ah! Dugo! 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 Bibi! 60 over 100, Doc. Nagay ni Joy. IV fluid! Ha? Kulay! 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 Bata, bong! Bangga! Ay, anong... Pusa, talsik! Anong mahabol sa'yo? Saga sa'yo, yung bata! Anong pusa? Pusa, talsik! Pipi! CPR! Teka, sandali eh. Sasara ko muna yung barbilya ko. Sandali lang. Kali! Again. Clear. Clear. Bata, oh. Bata, sa gasa. Ayan, sa gasa ang bata, oh. Ayan, 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 ayan. CPR. Wala na siya. Time of death, 9:05. Ano may gawa nito? Yung pusa doon, yung sagatsa. Brum! Yung siya. Siyang gawa dyan. Oh, hihingi ako ng tulong sa barangay. Huwag may iwanan yung bata! Huwag may iwanan! Bilis! Bilis!
Bakit? Ano nangyari? Yung bata. Anong bata? Anong nangyari? Yung bata, nakasagasa ko ng bata. Hindi ko sinasadya, lo. Bigla na lang sa sumulpot eh. Teka, nasaan yung bata? Dinala mo sa ospital, ano? Malala yung tama eh. Malala yung tama, agaw buhay. Hindi ko alam, parang patay na eh. Lo. May nakakita ba sa'yo? Hindi ko alam. Parang may paparating kaya ako. Umalis ako eh. Umalis ako, iniwan ko yung bata. Lo, natatakot ako. Hindi ko sinasadya. Lilinisin natin. Anong gagawin ko? Lilinisin natin. Sige na. Dali. Hello, Tomas. Kailangan kita. Samuel, huwag ka masyadong mag-alala. Ginagawa na ng mga doktor lahat na makakaya nila. Ano ba nangyari? Bakit nag-drive si Joy? Hindi naman marunong yun. Ano ba talaga nangyari kanina nung tumawag siya sa akin? I'm sorry. Kasalanan ko. Kasalanan ko yung nangyari kay Joy. Dad, walang kasalanan si Mom. Ako yung kaaway ni ate. Nag-aaway na naman kayo. Bakit? Kasi nag-aaway sila. Tapos itong si Joy, sinaktan si Sophia. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Nasaktan ko si Joy. Ano na naman ang pinag-uwayan ninyo? Bakit kailangan umabot sa ganito? Nagkasagutan lang sila tungkol dun sa pag-o-overdose ni Joy. Ngayon, sinisisi siya ni Sophia kung bakit tayo lumipat dito. Yun lamang ang dahilan? Samuel, kilala mo naman si Joy. Saglit lang akong nawala sa bahay. Ganito na ang nangyari. Meron ba kayo pinatago sa akin? Wala kang kasalanan, Agatha. Dinisiplina mo lang si Joy. Hindi mo naman alam na ganun ang gagawin niya. Hindi ito ang oras ng paninisi. Panalangin ang kailangan natin. Dok, kamusta ang anak namin? I'm sorry. Ginawa ho namin ang lahat to revive her. Nagkaroon ho ng pagdurugo sa loob ng utak niya or brain hemorrhage. Wala na ho ang anak nito. Joy! Parang awa mo na lang. Kumising ka. May lagnat ka ngayon. Ano? May sakit ka ngayong gabi mula kanina. Palalabasin natin na hindi ka lumabas ng bahay buong araw. Miguel, may nakakita ba sa'yo? Sa public place? Tindahan? Grocery? Gas station? Sa bar. Bar? Bar, umiinom ako. Sa bar? Nakainom ako kaya... O nga, alalahanin mo, sa bar. Miguel, come on. Scarlett. Scarlett's Bar. Scarlett's Bar. Mayor, kakilala natin may-ari ng Scarlett's Bar. Hindi sila pumasa sa health inspection, pero humingi sila ng tulong sa atin. Madali kausap yung mga yan. Hindi magsasalita. May iba pa bang customer? VIP. Sa VIP ako. Good. Ganito. Mag-post ka sa lahat ng social media account mo na may sakit ka. Kumuha ka ng thermometer, ibalot mo sa towel, tapos ibabad mo sa lukewarm water. Tapos pag nag 38 degrees na siya, doon ka mag-selfie. Nakuha mo, Miguel? Are you listening? Oo. Tapos kukuha na ako ng reseta sa kakilala ko na doktor para kunyari, nagpa-check up ka. Listen to me. This is very crucial. Importante na nandito ka lang sa bahay ngayong gabi. Sa Jerusalem Street nangyari to, tama? Jerusalem Street. Mayor, wala CCTV doon. Safe tayo. Pero kailangan pa rin natin i-dispatch yung sasakyan habang mainit pa ang sitwasyon. Umamin na lang kaya ako. Aksidente naman nangyari. Aksidente? Hindi ibig sabihin, tinakasan mo yung bata. Doon di mapupunta yun eh. Makukulong ka din. Gusto mo makulong? Ha? Yun ang gusto mo. Pero kasi kailangan kong harapin yung ginawa ko eh. Gusto mo makulong? Pababayaan mo yung kapatid mo? Ha? Mawawalay ka sa kanya? Hindi ko naman kayang habang buhay, pantayan ko kayo. Hindi ba nangako ka sa daddy mo na hindi mo pababayaan ang kapatid mo? Poprotektahan mo siya? O paano? Nakalimutan mo na. Sige, gawin niyo yung kailangan gawin. Yan. Yan ang gusto ko.
Hindi pwedeng basa-masa na lang itatapon mong buhay mo. Kaya dapat pumasok ka sa politika. Seriously? Ngayon yes. Natin pag-uusapan yan? Of course! Dahil yun lang ang kailangan para protektahan mo sarili mo, para mabaon mo ang lahat ng ito. Kilala kita. Ako nagpalaki sa'yo. Mabait kang bata. Pero sa pagkakataong ito, kailangan lunukin mo ang konsyensya mo. Naintindihan mo ko? Kailangan. Ayusin ko to. Pero kailangan tulungan mo ko. Mabuti na lang talaga meron pasingin konti sa kabilang bayan, no? Tamang-tama, meron tayong pamalengke bukas. Kaya lang sakit na ng paa ko, eh. Ikaw naman yung pinahiram mo sa aking damit, napakakati. Pasensya ka na lang, ate. Oh, ba't iniwang nakabukas to? Minom ka. Pampakalma. Kasama mo na ang Panginoon. Patay ka, patay! Kayo po ba yung inagawa ng bata kanina? Nanakaw nila sa akin yung anak ko. Nanakaw ng mga salbahe. Thank you.
Buhay! Paano nangyari yun? Di ko din po alam eh. Wala din naman pong masakit sa katawan ko. Pero naalala ko po, nabangga ako, tapos... Ang pusa? Parang may lumapit sa akin. Wala po akong masyadong matandaan. Namatay ho ako? Yes, for a while. Dok, baka naman nagkakamali lang kayo. Hindi pa talaga patay ang anak ko. I don't think so. She suffered from brain hemorrhage, which led to cardiac arrest and eventually her death. So, paano ho nawala? Usually, with her injury, she will need an immediate operation. Pero yung sa kanya, biglang nawala. Na parabang walang nangyari, na parang hindi siya na-aksidente. At sa tagal ko na hong doktor, ngayon lang ho ako naka-encounter ng ganito. I'm sure merong logical explanation para dito. Yes, there is. Only one explanation. Ano po yun, Doc? Naniniwala ho ba kayo sa himala? Ano po bang ginawa niyo sa akin kanina? Dasal! Dasal, ganon. Pinagdasal niyo po ako? Oo. Oh, ganon. Si bro! Bro? Sino sa bro? Ang Diyos po! Narinig niya po yung dasal niyo, kaya ako naligtas! Inaantay namin lumabas yung babaeng pinaghimalaan ng Diyos, si Deborah. Diyan siya nakatira? Kasama pamilya niya? Oo, pero hindi pa siya lumalabas eh. Deborah! Tulungan mo kami! Deborah, tulungan mo naman kami, oh! Ayun na si Deborah! Pasensya na ho, pero matindi ho yung pinagdaanan ni Ate Deborah. Pero kami ho mag-asawa, gusto ho magpasalamat sa lahat ho ng panalangin ninyo para kay Ate. Pakiusap lang ho. Pagpahingayin ho natin siya, maaari na ho kong imuwi. Salamat ho, sige na. Salamat ho kami. Makausap si Deborah. Pasensya ka na. Ayaw ko sana kayong iwan pagkatapos na nangyari. Kaya lang, kailangan nang bumalik sa kampo. Naiintindihan ko naman yun, Samuel. Alam ko naman yung pinasok ko nung minahal kita. Pero baka kailangan ko lang magstay dito na mas matagal dahil din sa nangyari kay Ate. Ikaw na bahala sa mga bata. Of course. Wala ka dapat ipag-alala. Daddy! Aalis ka na po, Daddy. Dito ka lang, please. Alam mo naman kung bakit kailangan umalis ng Daddy, di ba? To protect the country! Pero paano ako, Daddy? Paano mo ako mapoprotect? Joy, sige na. Mag-kiss ka na sa Daddy mo kasi kailangan na niya umalis. Kayo nakatira, Ate Barang? Wala akong bahay. Dun. Dun. Kaya. Kaya saan? Gusto niyo po sumama na kayo sa akin? Narinig niyo ba yung kampana kanina? Oo, kala kong guni-guni ko lang. Saan kaya magaling yun? Matagal na tayong walang simbahan. Saan nga galing yun, Mang Kaloy?
Dito. Oh, nasaan na yung bata, Mang Kaloy? Nandito lang yung kanina eh. Nandito lang yung bata. Ano naman to, Mang Kaloy? Lasing ka na naman ba? Hindi ako umiinom. Nakita ko yung huling hininga ng bata. Hindi ako nagsisinungaling. Baka humingi ng tulong si Barang. Si Barang? Diyos ko naman, Mang Kaloy. Masyado kayo nagpapaniwala dun. Baliw yun eh. Baliw yun, Mang Kaloy. Dito lang yung kanina eh. Joy, dahan-dahan. Sigurado ka ba? Walang masakit sa'yo? Yes, Dad. Wala po. Grabe, ang dami ng views. Totoo bang binuhay mo siya, Tita Deborah? Kung pati mga doctors di ma-explain kung ano nangyari? Sophia. Pumasok ka na sa room. Pagod na ang Tita Deborah mo. Joy, mabuti pa magpahinga ka na. Higa. Ate, paano nangyari yun? Nakita natin lahat. Patayin na si Joy. Saka yung tunog ng kampana, ano yun? Para sa akin yun. Tinatawag niya ako para ipagpatuloy ko yung pagsisilbi sa kanya. Hindi ako para questionin kung anong kagustuhan ng Diyos. Naalala mo ba noong una ako nakapaghimala? Sana itatawag ko sa inyo. Okay lang po ba? Okay lang. Ate B. Ate B. Kay Sophia? Kay Sophia galing ng drugs? Yes, no, Dad. She's lying. Siya yung naglagay ng drinks ko sa party, Dad. Narinig ko sa'yo nag-uusap ni Mommy at wala silang balak na sabihin sa inyo yung totoo. Kaya ako nga kayo tinawagan, di ba? Pero binigyan na ako ni Mommy eh. Joy, alam mo naman na hindi yan yung totoo, di ba? Saka pinagalitan lang kita dahil nag-away kayo ng kapatid mo. Saka syempre, aagawin ko yung phone sa'yo kasi ayoko lang naman na mag-worry yung daddy niyo sa away niyo magkapatid. Siguro nga kasalanan ko to dahil hindi ko sinasabi sa daddy niyo na may problema ako sa'yo. Siyempre, gusto ko lang naman na mapag-ayos kayo ni Sophia. Alam kong hindi niyo ako kadugo, kaya kahit kailan hindi niyo ako kakampihan. Pero magsabi kayo ng totoo, huwag kayo sinungaling! Joy, tama na. Alam mo, Samuel, ganyan niya talaga ako kausapin, lalo na pag wala ka. Alam mo, mabait ka. Gusto ko yung taong mabait. Alam niyo po, kayo din mabait. Talaga? Bakit ako nilalaliyuan ng mga tao? Sinasaktan pa nga nila ako eh. Pero, mabait po kayo. Mabait kayong tao. Hindi nyo nga ako iniwan kagabi kahit hindi nyo ako kaano-ano eh. Mama, mag-isa ka rin ba? Hindi ho, may nanay ako. Ha? Nanay ka? Saan nanay mo? Saan nanay mo? Kaya po ako pumunta dito sa Hermoso para hanapin siya. Huh? Nakalipas na rin kasi ang ilang taon simula nung iniwan niya ako eh. Sabi niya, babalikan niya ako. Iniwan niya? Ano bang proof mo ate sa sinasabi mo? Wala kaming pinag-uusapan na ganyan ni Mommy. Dad, kahit i-check mo pa yung stuff ko, wala kang mahanap na drugs doon. Kahit ipa-drug test mo pa ako ngayon.
Dad, kailan ba ako nalagay sa trouble? Pero si ate, anong sabi mo? Napakasinungalingan ka nila! Ang sakit na nga ng braso ko. Tingnan mo kung ginawa yan ni ate lahat. Hindi na nga ako lumaban dahil dinirespeto ko siya bilang ate ko. But Dad, kailangan bang pagbintangan niya ako ng kung ano-ano para malinis yung pangalan niya? Joy, alam mo, siguro nga kasalanan ko to. Hindi ko alam kung may pagkukulang ba ako sa pagpapalaki sa'yo. Kaya siguro hindi ka nagtitake ng personal responsibility. Pero Joy, nakikiusap ako. Huwag ka naman manisin ng ibang tao. Agatha. What? Dad. Dad, naniniwala kayo sa akin, di ba? Dad, nagsasabi ako ng totoo, Dad. Hindi totoo yung sinasabi nila. Maniwala ko yung sakit, please. Joy, kaya tayo lahat nandito ngayon. Para lumabas yung totoo. Kung talagang kilala niyo ako, hindi niyo nang kailangan paalamin yung totoo. Joy! Joy! Salbahe rin pala siya. Hindi ho. Hindi salbahe yung mama ko. Mabait si mama. Alam kong may dahilan kung bakit hindi niya ako nabalikan. Pero sigurado ako magsasama kami ulit. Bakit sigurado ka? Kasi mahal ako ng mama ko. Alam mo, may anak rin ako. Ayun. Umalis, nawala. Hindi ko na siya makita. Ate B, gusto niyo po ba ikaw muna ang mama ko? Huh? At ako muna ang anak mo? Anak? Nanay? Halaga? Pwede yun? Pwede yun. Tomas, wala ho tayong dapat ipag-alala. Walang nagre-report ng hit and run. Na-dispatch ako na rin yung sasakyan. Wala sa lang trace sa atin. Maaasahan ka talaga, Tomas. Salamat, Mayor. Wala ho yan kung pero ho sa mga kabutihan binibigay niyo sa akin at sa pamilya ko. Yung kinukup niyo ako, nakain, pinag-aral. Utang ko po sa inyo lahat, Mayor. Nung isiping utang mo sa akin, you deserve all of it. Sir Miguel, good job nga pala kayo dun sa pag-post mo. May maraming napaniwala yun, ha? Kita mo, nasa palad na natin ang Hermoso. Kaya natin gawin ang lahat. At ang importante, tuparin mo ang pangako mo na tumakbo. Lagkit. Lagkit. Ay. Mira! Ate B! Linis ko, bro. Bro? Oh, bro. Lagkit. Lagkit, bro, dito. Oh, eto, bro. Lika. Lapit. Oo nga. Si bro nga. Bro. Tutuwa si bro na ito. Linis siya eh. Handa naman yan, Ate B. Magkit. Mira, bulag ka. Paano mo ba lang makita mama mo? Di ko naman po kailangan makakita para mahanap si mama. Kilala ko po boses niya. Hugis ng mukha niya. Guwit sa palad niya. Hindi ko makakalimutan yun. Papa mo, mama mo? Papa, kapatid mo, wala? Pwede ba tayong mag-usap na maayos? Hindi ka pwedeng umalis ng ganun.
Kaya tayo hindi nagkakaintindihan. Suko na ako, Dad. Paniwala niyo na yung gusto niyong paniwalaan. Alam ko naman na sa uli si Mami at Sophie ang paniniwalaan niyo eh. Wala naman akong kinakampihan. Hindi naman to kompetisyon. Para sa akin, pantay kayo. Pareho ko kayong anak. Mag-isa lang po talaga akong anak ni Mama. Kaming dalawa lang po talaga magkasama simula pagbata ko. Sigurado ka makita mo yung mama mo? Naniniwala ako, Ate B. Di ako pababayaan ni bro. Paano nga, bulagat? Bulago? Ganyan? Di ko naman po kailangan makita ang isang bagay para paniwalaan. Kasi ang importante, ramdam ko dito. Mamira, maswerte ka. Kesa sa'yo, ibang dilatang mata. Nakikita mo ba ako, Joy? Nakadilat ka nga, pero hindi mo nakikita. Huwag ka naman sana magbulat-bulagan. Mahal na mahal kita, Joy. Ayan, linis na. Malinis linis na? Linis na, bro. Dali, linis na, bro. Oh, Ate B, pagkatapos yan, tayo naman, ha? Ha? Ako, siya lang naman yung linis ko. Ba't ako? Ha? Beses mo pa akong tanungin. Isa lang isasagot ko sa'yo. Hindi ko nilagyan ng drugs yung drinks ni ate. Malalaman ko rin ang totoo, Sophia. Mas maganda. Magsabi ka na ngayon. Dad, I'm not lying. Dad naman eh, no ba? Ayoko na nag-aaway ulit kayo ng ate mo, ha? Yes, Dad. Gusto kong maging maayos kayo, mga kapatid. Ate mo yun. Yes, po, Dad. I'll just charge my phone in your room. Okay. So, nakapag-usap na ba kayo ni Joy? Sinubukan ko. Don't worry. Alam kong nilipas din yun. Saka, kilala mo naman yun, di ba? Gano'n naman yun pag sinumsumpong eh. Bawas-bawasan mo na kasi yung mga ganyang salita mo ko, Joy. Agata, ito nung huling pagkakataon na pag-uusapan natin itong bagay ito, ha? Ayusin mong pakikitungo mo kay Joy. Hindi lang si Sophia anak natin. Eh, Samuel, siguro mas maayos kung kausapin mo rin si Joy at pagsabihan na igalang naman ako. Malaman ko lang na pinagtatakpan mo si Sophia, tayong dalawa magkakaroon ng problema. Naintindihan mo? Of course. Sige, i-prepare ko lang yung baon mo. Nagdadasal ka? Mabuti nagpapasalamat ka at binigyan ka ng pagkakataon na makapagdasal ulit. Iniligtas ka ng Diyos dahil sa palalangin ko. Pasensya na ho kayo, tita. Pero sana ho maintindihan niyo na mahirap paniwalaan at isa lang bumuhay sa akin. Hindi ka naniniwala? Walang imposible sa kamay ng Diyos. Kung hindi mo magawang maniwala, para saan pang binigay sa'yo yung pagkakataon? Pero alam mo, naiintindihan kita. May panahon noon na naligaw ako ng landas. Pero natagpuan ko ang Panginoon at binalik niya ako sa tama. Bakit hindi mo gamitin yung pagkakataon na yan para baguhin ang buhay mo? Ate? Ate, ang dami ng tao naghihintay sa labas. Dumating na hinihintay natin. Ah!
Sandali! Sandali lang! Sino ba? Fatima? Paano? Patay ka na, di ba? Yan ba ang pinagdadasal mo? Iniwan mo si Samuel. Umalis ka. Tapos, nabalitaan na lang namin na namatay ka sa pagsapo. Nakaligtas ako. Mami! Palabasin niyo na ako! Mami! Ang ginagawa sa anak ko? Sandali! Sandali! Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag ka nga makialam. Pamilya ko to. Pamilya mo? Ako ang legal na asawa ni Samuel. Pinagpalit mo siya sa ibang lalaki. Niloko mo siya. Yun ang gusto niyong paniwalaan. Kayo ni Samuel ang mga manuloko. Teka nga. Umalis ka na nga dito. Baka nakakalimutan mo. Wanted ka, di ba? Kaya isang tawag ko lang sa militar, pwede kang makulong. Yan ba talaga ang gusto mong gawin? Sigurado ka ba doon? Gusto mo ba talagang ungkatin ang nakaraan? At malaman ni Samuel na nabuhay pa ako. Isa lang naman ang dahilan kung bakit ako bumalik dito eh. Para kunin ang anak ko. Si Joy. Magpapagaling yan ng lahat ng sakit sa pagkakalaman. Ay! Ay! Baliw! Pasensya na po! Pasensya na po! Sorry po ba? Pasensya na po! Pasensya na po! Dito na lang, tayo-tayo na lang natin na matapos sila. Hapon. Alma! Good morning, Father. Kamusta? Okay lang po. Check po maganda umaga. Father! Uy! Ang ball is life talaga. Parang kahapon pa kayo dito naglalaro. Hindi naman po. Kanina lang po, Father. Ah, kanina lang. Mm. Eh, bakit yung mga itsura niyo tsaka mga amoy ninyo mukhang kahapon pa? Uy, di ako, di ako. Oh, Father, mag-shoot ka. Diyan, amin yung bola. Uy, diyan o. Oh, ayaw mo yan, Father. O, sige, ganito. Kapag na-shoot ko to, magsisimba kayong lima. Oh, sige po, sige po. Ayos? Ayos, sige. Sige. Oh, sige. Oh, sige. Kaya natin yan. Uy! Layo! Ayon lang! Dapat nagdasal ka muna, Father, bago ka tumira. Ayan, ayan. Diyan kayo magagaling, mga Alaska, no? Pero ang tatamad nyo naman magsimba. Kung nashoot nyo lang po yun, Father. Tsaka, paano naman kami magsisimba? Wala namang simbahan, di ba? Ganito na lang. Tawagin nyo yung mga kapitbahay ninyo. Diyan tayo magmisa. Sa harapan ng eskwelahan. Dito? Oo, maglalagay lang ako ng mga upuan. Ay, naku, Father. Wala po dito yung mga tao, eh. Tsaka, yung tatay ko po. Ah, palagi po sa trabaho, kahit Linggo pumapasok sila. Kailangan po kasi makibawi kasi ang hirap eh. Wala lang kita. Tsaka umalis na yung mga kapitbahay namin na kay Aling Deborah. Anong ginagawa kay Aling Deborah? May himala daw po na ginawa. Nakabuhay ng patay. Tapos kasabay pa nung kalembang nung kampana kagabi. Kalat na po yung dito sa Hermoso. Ibig mo sabihin ayaw nila sa akin? Diskumpiyado raw sa'yo ang partido ng lolo mo. Kita niyo na sarili niyong partido walang tiwala sa akin. Paano ako tatakbo ng walang makinarya? Hindi mo ba ako kilala? Hayaan mo sila. Ako ang bahala. Gagawa tayo ng paraan para makilala ka ng mga tao. Hindi natin sila kailangan. Magiging maayos ang pagtakbo mo. Tatakbo
ka na, kuya? Yes. Why? Dahil yun ang talhana ng kuya mo. Anyway, kuya, napanood mo na ba to? There's this lady from here daw na bumuhay ng patay. Deborah ang pangalan. It's crazy. Tingnan mo to. Deborah, may binuhay? Tinadumo po siya ng mga tao ngayon. Tawagin si Deborah. Apat pa! Maximo! Sandali, papapahingahin ko lang si Ate Deborah. Sandali lang, magpapahinga lang si Deborah. Papahinga lang. No, Ate, ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba naniniwala sila na naghihimala ka? Ang himala dumarating kapag desperado ng mga tao sa oras ng kawalan ng pag-asa. Ikaw mismo makakapagpatunay niyan. Pero ate, mas dadami pa sila. Dahil mahirap bumuhay ng patay. Sige na, Maximo. Magpapasok ka na ulit. Apat na! Apat na. Bra! Siya din! Patay na nabuhay! Ikaw, Bra, nagbubulo ka na naman dito, ha? Alis ka dito! Halika dito! Alis! Tama na po! Oh! Totoo po yung sinasabi niya! Totoo po! Nasagasaan po ako kagabi! Namatay daw po ako, pero eto po ako ngayon! Nabuhay din po ako! Maximo, papasukin mo sila. Sige, tara. Anong pangalan mo? Ako po si Mira. Taga saan ka, Mira? Parang ngayon lang kita nakita dito. Galing po kasi ako sa kabilang bayan. Andito po ako para hanapin yung nanay ko, kaya mag-isa lang po ako dito sa Hermoso. Pagpalain ka ng Panginoon. Alam niya kung anong tunay na sa iyong puso. Siya lang ang nakakaalam kung anong nangyari sa iyo. Pero po... Maximo! Bata, hindi na. Malaki pang gagawin si Deborah. Aling Bara, halika na ako. Marami pa akong naghihintay. Ito na po, alisa po kami. Para na! Bumalik na tayo. Kayo, inaaksayin nyo lang oras nyo dito. Bang! Anong ginagawa mo dito? Ba't sumunod kayo dito? Oh, kahit hindi yung aminin, alam ko curious ka sa mga nangyayari dito. Oh, hindi ako isusero. Sinamahan ko lang si Barang, pero nagkahiwalay na kami sa kalsada. Teka. Ano muna basa nyo dun sa bata? Ang sabi, patay na daw, pero nabuhay. Mukha namang mabait si Bagets. Pero, we didn't not learn. Baka may lokarte. Si Aling Barang ba yung kasama? Bakit? Ano bang masama kay Barang? Papang wala naman yung masama. Kaya lang kilala naman natin si Aling Barang, di ba? Hindi naman natin katuloy mag-isip yun eh. Kaya madaling maloko. Oo nga. Alam mo, timing din ano? Kung kailan nakapagpagaling tong si Santa Deborah, saka din dumating yung Mira. Hindi siya nagsisinungaling. Eh, paano nyo nasabi? Dahil nakita ko yung batang namatay. Huh? Nakita ko siyang nakahandusay. Patay na, walang pulso. Tumakbo ko, humingi ako ng tulong. Pagbalik ko, wala na sila. Eh, sigurado po ba kayo? Sigurado ako. May narinig ko yung tulog ng kampana. Papang, nakita nyo naman si Mira. Eh, parang walang nangyari. Nga po. Iha! Ikaw ba yung bata sa video? Walang duda, siya nga. Oo nga. Ikwento mo naman sa amin. Nagkita ba kayo ng Diyos? Anong itsura niya? Ikwento mo! Tama na po. Wala akong maalala. Ha? Mga minamahal kong taga-Hermoso, iaharap ko siya sa inyo sa tamang panahon. Ang patunay ng aking himala. Sorry, may sumingit ang meeting po si Mayor Simon.
Ayos lang, maghahantay na lang ulit ako. Naku, Father, baka matagalan pa po ito. Nakakaya naman po sa inyo. Reschedule ko na lang po yung meeting nyo. Sige, maraming salamat, ha. Father Sam! Ay, Miguel! Oh, kamusta ko kayo? Buti na lang nakita kita. Eh, nagpa-schedule kasi ako ng meeting sa lolo mo. Eh, kaya lang kasi, naurong na naman ako eh. Mukhang sobrang busy talaga ng lolo mo ngayon, eh, no? Tungkol po ba saan? Eh, naisip ko lang kasi, magdadalawang taon na ako nagbibigay ng misa dito sa Hermoso. Baka panahon na para magkaroon kayo ng sarili niyong simbahan dito. Eh, Father Seb, di ba sa ibang parokya naman kayo naka-assign? Ay, oo. Nakausap ko na yung kuro paroko namin sa San Vicente. At nakausap ko na rin si Mayor Simon tungkol dito. Eh, yun lang. Nagbabaka sakali lang ako. Baka pwede mo namang makausap yung lolo mo. Matulungan mo ko. Father Seb, huwag niyo sanang mamasamain, ha? Kita nyo naman, hirap na yung Hermoso. Hindi ba, uunahin pa ba natin ang simbahan? Ito naman, bakit naman hindi? Eh, kailangan ng tao ng pangahawakan. Yung simbahan, nagsisimbolo yan ng pananampalataya at nagbibigay ng pag-asa, Miguel. Sige, Father Seb, susubukan ko. Ha? Sige, aasahan ko yan, ha? Salamat. Ako. Sige. Saan na kaya yun? Ito nga lang. Tulad mo rin ako? Nabuhay ka rin? Ako si Mira. Ikaw? Joy. Joy? Ikaw yung pinaghimalaan ng sinasabi nilang Deborah? Ano bang meron dito? Bakit lahat kayo naniniwala na may himala? Ano kayo mga bata? Parehas tayong nabuhay. Kung hindi yun himala, paano mo naman mapapaliwanag yun? Science. Lahat naman ngayon kaya ipaliwanag ng science eh. Si bro lang makakagawa nun. Bro? Ang Diyos. Yun ang tawag ko sa kanya. Alam mo, pareho lang pala kayo ni Tita Deborah eh. Naniniwala kayo sa mga bagay na hindi naman nakikita. Hindi naman porkat hindi mo nakikita, hindi na yung totoo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Noon. Pero hindi na ngayon. Kahit ano naman gawin ko pananampalataya, walang nangyayari. Walang nagbabago. Ano ibig mo sabihin? Wala. Alam mo, Joy, ang totoong pananampalataya ay yung nananalig ka. Yung kahit nauubusan ka na ng rason para maniwala, alam mong hindi kanya pababayaan. Alam mo, that's not faith. Katangahan yun. Joy. Joy? Sino yun? Yung isa pang nabuhay. Huh? Yung pinaghimalaan ng Deborah at Ibi. Naguguluhan na rin siya siguro sa nangyari sa aming dalawa, kaya siya pumunta dito. Pareho kayo? Kaso, at Ibi, hindi siya naniniwala sa himala. Wala rin siyang pananampalataya. Bakit kaya siya nagkaganon, no? Pareho kayong maraming tanong. Ba't di nyo nalang hanapin yung sagot? Debra, pwede na kayo pumasok. Thank you.
Napakaswerte ko naman. Dinalaw ako ng Santa. Matagal ka namin hinintay, Deborah. Ikaw ang pag-asa ng bayan ng Hermoso. Dahil sa'yo, babangon tayo muli. Gagamitin ninyo ako para makabangon ng Hermoso? Hindi. Hindi naman sa gagamitin. Hihingi lang kami ng tulong sa'yo. Para ito sa kabubuti ng ating bayan. Actually, Mayor, nasa trending list pa rin ang hashtag ng Sugo ng Hermoso. Ah. At we want to capitalize on this. Gagawa kami at gusto namin gumawa ng ingay para i-promote ka bilang Sugo ng Hermoso. Gamit ang TV, radyo, magazine, at social media. Kung tutusin, may current affairs shows na gusto ko sanang i-feature. Yun ay kung papayag ka, pwede natin ayusin at gumawa ng schedule para pumunta sila dito. So, parang, kain ka lang, ha? Mira, pwede ba magtanong? Kasi nakita ka namin nung kinakausap ka ni Aling Deborah. Totoo ba yung sinabi mo na nabuhay ka? Hindi si Deborah bumuhay dyan. Koko nga nun, hindi kayang buhayin. Mira, ang hirap na rin kasing magpapaniwala. Nagsasama ka dyan kay Aling Barang. Ano sabi mo? Ay, Aling Barang, wala ho! Halika, Mira, papakita kami sa'yo! Dali, halika, Mira! Halika. Di ba nga, nabaliw daw yan, kakahanap sa kanyang anak? Kaya po pala anak yung tawag niya sa manika niya. Oo, alam mo ba, Mira? Eh, buti nga, nung nakakasama ka niya, mas nagiging matino na si Aling Barang eh. Mas nakakalang ho na yan. Dati si Aling Barang, mas madalas magwala. Oh, kapag naging successful ito, makikilala ang bayan ng Hermoso, katulad ng dati, bilang bayang pinagpala. Isang bayang pinaghimalaan ng Diyos. Dadagsain tayo ng mga tao. Hindi lang galing sa mga katabing probinsya, kundi galing pa sa labas ng bansa. Mga may sakit, yung mga nag-organize sa mga religious pilgrimages. Ha? At ang pinaka-importante sa lahat, magbubukas ang mga nagsarang negosyo. Mabibigyan ng trabaho ang tao at babangon ulit ang buong Hermoso. Sandali lang ho, Mayor. Siyempre, ilalam po ni Ate Deborah yung oras niya sa inyo. May tanong ko lang po, meron po bang talent piyan? Hindi problema ang pera. Kung tutusin, ito ang mga example na pwede natin ibenta on the side. Siyempre, hindi mawawala yung mga healing oils. Hindi tayo mga merchandise na ibebenta. Tulad ng pamaypay, siyempre, hindi mawawala ang t-shirt mo. Mira, bakit nag-iisa ka sa Hermoso? Wala ka bang pamilya? Totoo lang po, pumunta ako dito para hanapin sana yung nanay ko. Faith Cruz po yung pangalan niya. Baka nakikilala niyo po? Naku! Pero sayang, wala akong kilalang Faith eh. Donna and Geneva lang ang Cruz na kilala ko. Ate naman. Ako. Tiyo sa Cruz. Tingnan mo. Bayan, Anders ha? Mangkaloy kayo po. Ay, pasensya ka na, Mira. Wala akong kilala sa ganyang pangalan. Pero pag nagugutom ka sa paghahanap ng nanay mo, pumunta ka lang dito. Ay, naku po, Mangkaloy. Salamat, pero wag na po. Ayoko naman na parati lang ako nakaasa sa inyo. Baka po pwedeng magtrabaho na lang ako dito. Wait! Paano ka maghahanap ng trabaho eh? Alam ko naman po, bulag ako. Pero marami pa rin po akong kayang gawin. Sige nga, hanapin mo yung walis. Oh, sige po. Ito upuan. Tabi natin. Ito. Ito po yung pampakulot. Ito naman upuan. Dito po ginugupitan. Tama po, di ba? Telepono! Ito ba? Mukhang ito nga! Mangkaloy!
Paano yan, Kari? Di mawawala ka na ng trabaho niyan. Ayun naman eh. Mas magaling ako siya mag-shampoo. Alam mo, si Mira, iba talaga to eh. Feeling ko kapag nagsimula ka dito, mas magaling ka pa sa dalawang to. Ito si Mira, naghihimala. Hmm. Uy, narinig mo yun? Naghihimala daw yung bulag na bata. You're hired! Oh. Yes! Meron na ako nakausap na gagawa nito. At anytime, pwede na siyang i-mass produce. Sisiguraduhin natin na lahat tayo makikinabang. What do you think? Ayos na ayos, Mayor. Excited na nga po ako eh. Deborah? Hindi naman ho negosyo itong panggagamot ko eh. Mawawalan ng tiwala sa akin ng mga tao. Ginagawa ko ho ito para tumulong. Hindi, hindi. We'll be very, very discreet. Ituloy mo lang yung paggamot mo sa kanila. Kami na ang bahala sa lahat. Ay, naman pala ate. Sina na daw bahala. Sige na, pumayag ka na. Sige ho, akong para sa Hermoso. You made a very good decision. Mag-a-attend ka sa proclamation rally ni Miguel. Ikaw ang magiging main event. Pero para pag-usapan at mag-trending ka ulit, kailangan gumawa tayo ng ingay. At ano naman po yung naisip niyong paraan? Isama niyo yung batang binuhay ni Miss Deborah. Fatima? Mami! Palabasin niyo na ako! Ano kinakam sa anak ko? Sandali! Sandali! Ikaw, anong kinagawa mo? Huwag ka nga makialam. Pamilya ko to. Isa lang naman ang dahilan ko bakit ako bumalik dito eh. Para kunin ang anak ko. Si Joy. Anak? Sinong anak? Yung batang inabandona mo? Fatima, hindi mo na siya anak. Kasi, akin na siya. Bakit papilit mong inaangkin ang anak ko? Hindi mo nga siya maalagaan? Sinasaktan mo pa? Alam ba ni Samuel ang ginagawa mo? Hindi ako papayag na maiwan sa yung anak ko. Sandali, hindi mo siya pwedeng bawiin. Di ba nga iniwan mo siya, pinabayaan? Pinabalik mo nga siya sa lalaki mo eh. Hindi ko siya pinabayaan. Sinuplong ako ni Samuel sa militar kaya napilitan akong umalis. Hindi ko. Basta iiwanan ang anak ko. Hindi mo pa rin siya binalikan. Dahil inilayo niyo siya sa akin. Ilang taon ko kayong hinanap. Kaya nga, wala ka lang babalikan dahil ang alam niya, patay ka na. Kami na ang pamilya ngayon. Bakit mo ba ito ginagawa? Hinayaan na kitang maging kapit ng asawa ko. Huwag mo nang idamay pa ang anak ko. Kapit? Ako ang nauna sa buhay ni Samuel. May relasyon na kami bago ka dumating sa buhay niya. Pero ikaw ang una nang iwan sa kanya, di ba? Mami! Mami! Palabasin mo na ako! Joy, anak! Joy, anak! Nga. Joy! Sandali ka! Sandali ka! Matagal na kayong wala nung naging kami. Iniwan mo si Samuel para sa ambisyon mo, di ba? Ikaw ang unang nanakit sa kanya. O ngayon, nasaktan ka? Kasi alam mo, kasalanan yung ginawa mo. Nakiapit ka sa lalaking may asawa. Hindi ako kabir. Kapag nalaman ni Samuel na buhay ako, ako pa rin ang legal niyang asawa. At habang buhay kang magiging kapit, umalis ka na sa buhay namin! Ibigay mo lang sa akin ang anak ko. Gusto ko lang makasama yung anak ko. Gusto ko lang makasama si Joy. Hindi ko na kayo guguluhin. Hindi. Ibibigay mo ba sa akin si Joy? O sasabihin ko kay Samuel kung paano mo tratuhin ang anak namin? Joy, ano ba? Sabi nila may ma-interview pa. Hindi lang yun, Natay. Hindi lang yun. May photoshoot pa. Basta grabe yung mga plano nila. Dahil pa ka ni Ate Deborah artiste eh. Diba, Ate? Tapos? Tapos yun na. Siyempre, pumayag kami ni Ate. Teka, so, paano yung mga kondisyon? Ano yung setup? Teka, may nabigay ba na kontrata kay Ate?
Basta ang sabi ni Mayor, sila daw bahala sa amin. Ate, hindi naman tayo lalamangan ni Mayor. Si Mayor yun. Oh my God, Maximo. Alam mo... Okay, ganito na lang yung gawin mo. Tumawag ka ngayon sa office ni Mayor. Ngayon na, tapos magpa-draft ka agad ng kontrata. Ikaw umu-oo ka ng umu-oo. Paano? Mapapahamak mo si ate. Sige na! Ito na! Ate, medyo kinakabahan ako sa pinasok mo, ah. Ikaw nang bahalang magpatakbo dun sa gagawin namin ni Mayor, ha? Mas kabisado mo yung mga ganung bagay kaysa kay Maximo, eh. Sa'yo lang ako nagtitiwala. Ate, hindi lang naman yun, eh. Natatakot kasi ako, eh. Siyempre, pag nagtuloy-tuloy ito, yung attention mapupunta sa'yo. Paano kung maungkat yung nakaraan? Huwag kang galala. Wala naman akong gagawin mo. Bagay na ikapapahamak mo. Magtiwala ka sa akin. Pero para pag-usapan at trending ko ulit. Kailangan gumawa tayo ng ingay. Isama nyo yung batang binuhay ni Miss Deborah. Joy. Baka, tita. Nakita mo ba kung gaano karami yung tao kanina? Nananhalig sila sa himala. Nagdududahan mo pa rin ba ako? Wala na akong magagawa kung sarado ang puso mo. Pero pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Pabor? Pwede mo ba akong samahan? Ikwento mo sa mga tao yung ginawa ko sa'yo. Pero hayaan mo na yung ibang tao ang humusga kung maniniwala sila sa akin o hindi. Kailangan ng mga tao ang pag-asa. Apo, ang siyang magpapatuloy ng aking sinimulan. Ang susunod na mayor ng Hermoso, Miguel Advincula. Alam kong maraming kumukwestiyon. Wala naman daw akong experience. Ano bang alam ko? Pero hindi pa ba sapat na sa dugo ko nananalaytay ang dugo ng Advincula? Mula sa batang edad, nasa tabi na ako ng lolo ko. At simula noon hanggang ngayon ay nakita ko kung paano niya isipin ang pagtulong sa mga kababayan natin. At yan! Yan ang ipagpapatuloy ko! Mga kababayan, ngayon pa lang ha, magsisimula na ang pagseserbisyo. Libreng paggamot! Mula kay Deborah, ang sugo ng Hermoso. Maraming salamat, Mayor Simon Miguel. Maraming salamat sa inyo na mga sumuporta sa akin at nagtiwala. Maraming salamat sa ibinigay ninyo lahat ng suporta, lalo na pagkatapos ng mga nangyari. Isa lamang po
ang ibig sabihin nito. Na wala pong imposible sa Diyos, kaya't ibinigay niya ako sa inyo. Alam ko po na meron sa inyo ang nagdududa. Ngunit, basta gawin mo lang kung ano yung pinag-usapan natin. Pawiin ang pagdududang iyon. Ikwento mo na maayos kung paano ko binuhay ni Ate Deborah. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking pamangkin na si Joy. Joy, ikwento mo sa kanila kung anong nangyari sa'yo. Ako po si Joy. Sabihin mo sa kanila kung papaano ka nabuhay. Namatay daw po ako sa car accident. Namatay daw po ako, sabi ng doktor. Binuhay daw po ako ni Tita Deborah. Deborah naman naloko. Hoy, hoy, bakit mo naawa yung anak ko? Salbahay ka. Hoy, Barang! Ha? Barang, halika dito, inom ka. Oh, uawa ko. Andali, ha? Uawa ko, ha? Huwag kayo maagaway, masama yun. Halika, halika. Bait ka, ha? Joy, okay. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko. Kayo ni Tita Deborah, ginagamit niyo yung himala. Hindi ka ba naniniwala sa himala, Joy? Sabihin mo nga sa akin, Mira. Ano bang nakukuha mo sa pagkiklaim ng himala? Kumikita ka ba ng pera? Gusto mo lang ba ng atensyon? Paano magkakahimala kung wala namang Diyos? Joy, bakit mo naman nasasabi yan? Kung hindi ka naniniwala na nakakapaghimala ang Tita Deborah mo, di ibig sabihin nun na walang Diyos? Yun naman yung totoo eh! Dahil kung merong Diyos, bakit hinahayaan na maghirap yung mga tao dito? Bakit hinahayaan na lokohin sila ni Tita Deborah? Bakit hinahayaan na mawalan ako ng pamilya? Namamatayan ako ng nanay? Bakit hinahayaan na mangyari sa akin lahat ng to? Wala na ang nanay mo? Tagal na. Namatay nga siya na hindi ko man ang nakikilala eh. Alam ko lang Fatima yung pangalan niya, wala lang iba. Saklap, di ba? Alam mo, lagi sinasabi sa akin ng nanay ko, nang lahat ng ito may dahilan. Kung minsan nga lang hindi natin kagad nakukuha yung sagot, pero darating yung sagot sa tamang panahon. Nung bata ako, lagi ko pinagdadasal na sana kasama ko yung nanay ko, pero hindi naman niya ako pinakinggan eh. Kaya ito ko ngayon, nakikipamilya sa bagong family ng daddy ko. Hindi ko naman ina-expect na maintindihan mo ko eh. Pwede ko subukan, kasi alam mo, pareho tayo eh. Hindi ko na rin kasama yung nanay ko. Faith pangalan ng mama ko. Iniwan niya ako sa shelter, bata pa lang ako. Sabi niya, babalik siya, pero hindi ko na siya nakita simula nun eh. Hindi niya ako binalikan. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya. Kaya hinahanap ko siya. Iniwan ka na nga niya, pero hinahanap mo pa rin siya. Kasi mahal ko ang mama ko. At umaasa pa rin ako. Joy, siguro yun yung pinagkaiba natin dalawa. Kahit kailan, hindi ko sinisi ang Diyos. Paano mo naman kasi masisisi walang nagawa sa buhay mo? Alam mo kung bakit? Kasi sabi sa akin ng nanay ko, may plano si Bro, Mira. May plano si Bro. Kahit naghihirap man tayo ngayon, may dahilan lahat ng to. Ang klaseng dahilan yan, Mira? Yung totoo, di ko rin alam eh.
Pero yung nabuhay tayo ulit pareho, hindi pa ba sapat yung para hindi tayo mawalan ng pag-asa? Hindi pa ba sapat yung para manalig tayo sa kanya? Ay, naku! Magsasayang lang tayo ng oras dun kina Deborah. Mamumuti lang yung mata natin dun, hindi pa tayo magagamot dun. Yung bata, siya yung sinasabi ko sa'yo. Narinig ko sa barberya ni Mang Kalon, naghihimala din daw yan. Himala? Mira ang pangalan niya. Mira! Mira! Mira, di ba? Tama? Naghihimala ka rin raw. Aray, saan! Ano yan? Hindi, kasi may nakarinig sa inyo sa barberya. Ang sabi na kapag himala ka rin raw, kagaya ni Deborah. Ha? Tulungan mo naman kami. Kailangan namin ng himala. Sige na, Mira. Hindi. Mira, sige na. Sige na, Mira. Hindi ka naman kayo nakausap eh. Ate, Mira. 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 Maraming salamat sa suporta mo. Ang marami ka natulungan ang mga tao, ha? Very good. Mayor, siguro mas okay kung mas malaki yung healing center. Para hindi sila nagsisiksikan, saka mas marami pa tayo natutulungan. Kaya, kung mas malaki sana yung donasyon na maliikong... Okay, sure. Kasama yan sa mga pangako ko, ha? At alam mong tutuparin ko yan. Hindi ako magsisinungaling sa kakampi ng Diyos. Husay! Very good, very good, very good. Excuse me. Tignan natin. Hello? Sophia, bakit bigla ka nawala sa plaza? Nakita ko si ate. May kasama siyang bulag. Yung batang bulag? Bulag? Baka yung lumapit sa'yo, ate. Yung sinasabing nabuhay din daw siya. Nabuhay? Nothing. It's just some scam artist. Excuse me. They're claiming na naghimala rin yung bulag. Mukhang pinutulungan siya ni ate. So ngayon lumalabas yung totoong plano ng batang yan. Huwag! Ate, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Asan sila? Those people are crazy. Bakit naman nila gagawin yun? Joy, minsan, sa kahirapan ng mga tao, hahawakan ang pwede nila pang hawakan. Pero mga tao, iniintindi mo pa sila? Nakakatakot ang paano kung nasaktan ka? Joy! Huh, Joy? Halika na. Mag-usap tayo sa bahay. Huh? Ang galit siya. Galit siya. Ano? Ano? Galit ka. Hindi ka talaga. Mami, mas... Joy! Sabay ka. Sabay, ano? Ayan, oh, ayan siya. Oh, ayan yung bata. Mapalit na. Hoy, bata! Bata, huwag mo mag-ihalit ko sa sarili mo kay Deborah, ha? Kasi yung kapangyarihan niya pinagkaloob ng Diyos, ikaw ay umukos ang galing niyang kapangyarihan mo. Nakagaling sa demonyo yan! Deborah mo. Kinakaibigan mo yung bulag na yon. Eh ano po bang masama doon? Anong masama? Ha? Kinakalaban niyo si Tita Deborah mo. Ano napapanggap kayo na nagmimilagro din yung bulag na yon? Ha? Mga sinungaling. Mami, please ayoko niya, mami, please. Mami, ayoko dito. Mami, mami, wag. Mami, mami, wag. Bakit? Hindi ako masamang tao. Mira, tama na. Tama na. Bakit nila sinasabi yun, Ate V? Wala naman ako nasakpan na kahit sino. Kasi salbahe sila.
Kaya iwas ka sa kanila. Pero kailangan ko pa mahanap yung mama ko. Huwag kang mag-alala. Hindi to mama mo. Mira, paprotektahan kita. Huwag ka nang umiyak. Tama na. Tama na. Sige. Kuha kita tubig, ah. Tama na. Sino kayo?